Hello everyone! Again, welcome na naman dito sa aking YouTube channel. Again, this is Yana. In today's vlog, sa utang serye pa rin tayo mga beshi. At ang pag-uusapan natin ngayon ay isang bagong-bago na pautangan online. At ayon sa pautangan na ito, ay pwede nga daw tayong makahirap hanggang 10,000 pesos na credit limit, especially nga kung first time nyo na manghiram dito. So, ayun mga beshi, yung titignan natin kung magkano nga ba talaga yung interest and processing fees kapag umutang kayo sa loan app na ito, kung magkano yung pwede nating mautang kapag first time natin na manghiram. Pero syempre, bago ang lahat, panoorin nyo muna ito. But before anything, subscribe na para makasali sa pa-GCash at cellphone giveaways na ma-i-announce every 25th of the month. Mechanics! 1. Find the 3 words in this video. 2. I-comment ang 3 words in order. 3. Like this video, subscribe, comment, and share. Let's get back to the topic again. And eto na nga mga besh, ang pag-uusapan natin na itong si Easy Loan under ito ng Second Pay Financing. Ang app na ito ay may mga gustong i-access na naman sa ating cellphone like yung calls, contact, location, camera, and syempre same with other loan app na kailangan nating maglagay ng ating mobile number at dapat may password yan. Ito na naman MM Loan Privacy Policy, so kailangan niyong basahin yan. At ito na nga mga beshi, yung sinasabi ko kanina na first approval nga daw, zero interest at credit limit from 1,000 to 10,000 pesos. Kapag i-click natin yung apply now, just to proceed credit assessment, kailangan nyo daw sagutan nga itong mga basic information, yung contact information, at yung identity information. So, fill up the info, have chance to get a higher limit. Meron pang employment information. Yung mga kailangan nyong sagutan sa basic information like yung gender, date of birth, ano to, archipelagos, region, city, home address, ang marital status, at email, and meron pang backup phone number. So, sana mapanood nyo yung buong video nito bago nyo i-download. Especially kung kayo ay naghahanap ng pwedeng mautangan online. Ang sumunod nga sa basic information ay yung contact information. So, kailangan nyo na namang maglagay dyan at yung identity information. So, sa part na ito, kailangan nyo mag-upload ng isang valid government ID. Syempre, same naman ito sa ibang mga loan app din na bago tayo makautang ay dapat makapag-upload nga tayo ng isang valid government ID. Pwede daw yung SSS card, yung UMID passport, driver's license, at yung PhilSys ID. Kapag nakapag-upload na kayo, ito na nga, meron na namang employment information na kailangan nyo ang sagutan. Yung company name, company phone, same lang din naman kung saan yung address ng company mo at kung magkano yung sahod mo, kailan ka sumasahod. Dito sa employment information, kailangan nga daw natin makapag-upload ng ating proof of income. Like nga yung payslip at yung upload company ID nga daw, and then front and back yun. Nakakaloka naman yung loan app na ito mga beshi kasi kailangan pa palang mag-upload ng payslip at pati daw yung company ID ay kailangan nyong i-upload. So talagang naninigurado itong loan app na ito mga beshi. Ang pinili ko kanina kung saan ko matatanggap yung loan proceeds ay via GCash na naman. At kung makikita nyo dito, 1,500 lang pala yung ipapautang nila kapag first time nyo namang hiram. And diba, yung 1,500, kung isipin mo, ang una kasi na pambungad nila ay 10,000 pesos yung pwedeng mahiram. Pero kapag tinuloy mo yung application mo, ang makikita mo sa huli, or ito pala sa huli, ay 1,500 lang yung first na pinapautang nila. At doon nga, sa 1,500 pesos, ang matatanggap lang ay 1,112 pesos. Kasi nga daw, merong borrowing service fee na 225, merong withdrawal fee na 140, repayment fee 23, at terms of loan lang na inoffer nila ay 7 days. Isang loan app na naman na hindi maaasahan mga beshi. Kasi akalain mo, 7 days lang po yung ino-offer nila na payment terms. Especially nga kung first time nyo namang hiram dito, ang unang-una talaga na loan terms na ibibigay nila sa inyo ay 7 days. So if you do not repay this loan by the final due date, you will be charged an additional 10% fee. Akalain mo, napakalaki mga beshi yung additional
fee pa daw kapag hindi mo binayaran or kapag nag-post due yung account mo. Make your GCash account, get a remittance immediately without going to pawn shop. Kaya GCash nga yung pinili natin dito mga besh. Prinasas nga nila ang ating loan application pero ayan, hindi ko na itutuloy ito kasi malaki yung mga fees na ikakaltas nila. Tapos kung ano yung matitira, yun lang yung matatanggap mo. At napaka short term lang talaga. Okay, kaya hindi ko siya nire-recommend sa inyo. Pero syempre, nasa sa inyo pa rin nga yung decision kung gusto nyo pa rin subukan yung loan app na ito. Kahit nakita nyo nga yung review ko sa loan app nga na ito. So ano sa tingin nyo, okay ba si easy loan na pwede nyo consider mautangan online or hindi? And if in case meron kayong experience, either maganda man yan or hindi, sana po i-comment nyo sa comment section nga para mabigyan natin ng babala yung mga iba na nagbabalak pa lang subukan na umutang sa easy loan then wala pa silang ka-idea para at least, diba, mabigyan natin sila ng kaalaman bago nga nila subukan. And at least makatulong tayo, diba? So ayan, maaring maganda or hindi maganda yung naging experience nyo. Maaring sa agent nila, sa customer service nila, or sa app nila mismo, mga collector nila kapag nag-post yung account. So, sana po i-comment nyo yung mga experience nyo. So, anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo yung video na ito para maging updated kayo sa mga susunod na reviews natin sa iba't ibang mga pautangan online para magkaroon nga kayo ng idea at maiwasan na ma-fall kayo sa iba't ibang trap ng mga loan app or yung mga online or loan online or site na nagpapautang na may mataas na interest and processing. Meron din tayo na-upload na videos na para sa akin, medyo okay kasi mas mababa yung interest and processing fees. Pwede nyong i-check yung ibang mga naunang video natin. Anyway, thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye! No time to apply for a bank personal cash loan? Yan is here to help you! I assist pre-qualified clients with basic monthly income at least 25,000 per month. Hassle-free at walang fee! Lahat ng process sa bank gagawin! 2-5 banking days lang approval. Loan up to 2 million. Email amawanyana@gmail.com or message my FB page, Yana Insta Review. Note, qualifications may vary subject to the bank's terms and policies. Subscribe na para makasali sa pag-GCash at cellphone giveaways na mai-announce every 25th of the month. Mechanics! 1. Find the 3 words in this video. 2. I-comment ang 3 words in order. 3. Like this video, subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa description at sa comment section below. Click the link and apply. Disclaimer, try or apply at your own risk. Let's get back to the topic.